Mabuti na lang grasyoso si Hydrin Diaz. Hindi na niya muling inungkat pa ngayong nasa tugatog siya ng tagumpay na minsan siyang idinawit ng palasyo sa isang inimbentong matrix. Di umano, si Hydrin Diaz ay isa sa mga taong nagpapakulong patalsikin si Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto. Pero mukhang hindi grasyoso ang presidente. Gold is gold. And it would be good for you to just let bygones be bygones. Parang siya pa ang nagpatawad at nagparaya, sabay bato ng milyones na pabuya. Pero, nabibili ba ang paglimot? Lalo na kung walang apology? Mabuti na lang grasyoso si Hydrin at nag-move on na lang siya. Para sa akin, masaya ako. Nagpapasalamat ako kay President Duterte na may virtual, you know, call with him. Para sa akin kasi, I forgive them already. Kung pinakinggan niya ang mga nagsabing oportunista siya sa pangalap ng malaking pera para sa kanyang training, abay nahatak na siya pababa ng mga talangka. Ngayon, sila itong nagkakandara pang sumabit sa bandwagon ng papuri kay Hydrin. Ginagamit ang terminong Amazing Grace sa mga atletang bumabasag sa boundary ng sports at nagbibigay inspirasyon sa isang progresibong kamalayan. Marami pa sa mga atleta natin ang nagpamalas ng Amazing Grace sa Olympics, mapababae man o mapalalaki, sa isang simpleng pagtatanggol sa bandila. Dahil kabaligtaran sina Hydrin, Nesty Petesio, Yumir Marshall at iba pang bumubuo sa Tokyo 19 ng mismong presidente natin, tinutupad nila ang kanilang pangakong itaguyod ang bandila. Nangako si Duterte na itatanim ang bandila sa West Philippine Sea ng naka-jet ski. Then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, daladala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Amazing kapal na mukha pala ang taglay ni Digong. Pinagtawanan pa niya ang mga naniningil sa pangako niya dahil tanga lang daw ang naniniwala sa campaign joke. Panahon sa kampanya yan. At saka yung biro na yon, yung bravado ko, that's a pure campaign joke. At kung naniniwala kayo sa kabila, I would say that you are really stupid. At habang kinakain ng mga Chino ang alikabok ni Hydrin, nangangayupa pa naman si Sir sa Sir niya sa Beijing. Gusto kong sabihin na atin yun eh. Pero syempre, hindi ko pwedeng pakialaman kung ano yung international dispute dyan between how many countries. Pero syempre, gusto kong sabihin sa atin yun. Bahagi ng Amazing Grace ni Hydrin ang tatag at tapang na maniwala sa sarili sa harap ng paninira at crab mentality. Isa siyang Pinay na pinanday ng kahirapan at pagsubok, kaya't gutom sa panalo. Pero pinatunayan niyang may puso rin pala siyang kayang yakapin lahat, kaibigan o kaaway, sa oras ng tagumpay. Nagsindi rin siya ng sulo para sa ibang mga kababayang tulad ni Nesty Petesio na nag-uwi naman ng silver para sa Pilipinas. Hindi siguro aksidente na mga babae ang pinakamalakas na pambato ngayong taon sa Olympics. It's impossible, but it's possible. Yan ang pagsusuma ni Hydrin. Sinakyat niyang matarik na bundok ng unang ginto sa Olympics ng Pilipinas. Paulit-ulit niyang sinasabi, sana'y magsilbing inspirasyon ang panalo niya sa mga Pilipino sa panahon ng pandemya. Batid daw niya na marami sa mga kababayan natin ang gusto na lang sumuko. Sana'y nakikinig tayong nakukuba na sa hirap kumita ng pera.
Sana'y nakikinig ang oposisyon kay Heidelin. Sana'y nakikinig tayong nawawala na ng pag-asa sa paghihingalo ng demokrasya. Sana'y nakikinig tayong lahat.